what is up sa inyo mga katangos, and finally here back again in my channel. So yun, kung bago ka pa sa channel ko ay huwag mo na kalimutan i-like, comment, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ko sa mga susunod na videos. Let's go. So for today's video mga katangos ay magiging specific tayo dahil yun ang nakaraang video ay ang pinag-usapan natin is about sub for sub and VLCS. So for today's video mga katangos ay ang pag-uusapan natin ay about sa VLCS lang. So, base sa mga nalakop kong impormasyon galing sa aking mga tropa na YouTuber din at sa mga kaibigan ko na matagal na sa YouTube ay meron daw itong negative and positive sides. Wala nga lang akong narinig na kahit anong positive sides about VLCS. Pero napakaraming negative na narinig or mga pinagsasabi nila sa akin. Bago ang lahat, shoutout muna kay EJ De La Cruz kasi siya yung isa sa mga nagbigay negatives na VLCS. No. So, umpisaan na natin ang usapan mga katangos. Tulad nga ng sinabi ko, ang VLCS ay walang positive sides. Puro siya negative. Bakit? Kasi ang VLCS ay isa sa pinagbabawal ni YouTube na gawin. Pero ang dami pa rin mga durubong YouTuber gumagawa niyan. Kung natatandaan nyo yung sinabi ko yung about dito, ang tawag natin sa mga nag-VLCS at nagsasub for sub ay subscribers collector, no? Tawagin na lang natin sa subs collector. Yan. Ang mga subs collector na to mga katangos, hindi nila alam ang totoong policy ni YouTube. Hindi ko lang alam kung marunong ba sila magbasa or tinatamad lang silang magbasa o ewan ko kung nabasa ba nila pero nagtatanga-tangahan lang sila ron. Ewan ko bakit, pero sasabihin ko na kung ano yung mga negatives ng VLCS para medyo aware naman kayo at tigil-tigilan nyo na yan. So ayon sa nalakap kong impormasyon galing nga sa aking mga kaibigan na matatagal na sa YouTube, napakaraming negatives ng VLCS mga katangos. Nandito na isa mga katangos na ayon kay EJ De La Cruz mga katangos na imposible daw no, na maabot mo ang 4K watch hours. Actually, posible naman. Posible rin naman. Kasi imagine this, ang VLCS, ha? Ang meaning muna ng VLCS ay views, like, comment, and subscribe. Dapat, ang rules ng mga magpapa-VLCS sa'yo ay gagawin mo yung apat na yan. Doon sa apat na yan, dapat gagawin mo bawat isa yan. Manunood ka ng videos nila within 3 minutes or 5 minutes or depende kung ilang minuto yung binigay nila sa'yo. No skip yan. Walang skip-skip yan. Eh, may iba kasi mga bopuls din na ini-skip. Ini-skip nila eh. Yung likes, like. Ilalike nila yung video mo. Comments, magko-comment sila ng tapos na boss, ikaw naman. Then, isusubscribe nila without notification bell. So at the end, kapag nag-upload ka ng panibagong video, hindi na nila papanoorin yun. Kasi tapos ka na sa kanila eh. Tapos na yung lista mo sa kanila. Parang hindi ka na nila papanoorin pa. Bahala ka sa buhay mo. Tapos, kapag nakaabot ka ng 1K subscribers, at bagsak pa rin ang watch hours mo, nganga ka. Usually kasi, kapag malinis na malinis ang channel mo, at since hundreds to 1K ang subscriber mo, tapos sinasabayan mo ng paggawa ng content na malulupit talaga, dun makikita ni YouTube na talagang nag-grow yung channel mo dahil sa pinaghihirapan mo yung video. Parang ganun. Hindi yung nagre-re-upload ha. Ang dami rin kasi mga durobong YouTuber na nagre-re-upload ng mga video sa YouTube. Huwag ganun. Hindi nakakatuwa. Ang hirap-hirap gumawa ng content tapos i-re-upload mo lang. Ang pangalawa sa pinaka-negative sa pag-VLCS ay spam sa subscriber. Kung napapansin nyo, sa mga nag-VLCS dyan, may nanonood na nag-VLCS dyan, kung napapansin nyo, nababawasan yung subscriber nyo, akala nyo ina-unsub kayo. Hindi. Nililinis ni YouTube yung mga drobong yan. Tinatanggal ni YouTube yan. Si YouTube mismo yung nag-detect na mga nagsasub for sub at nag-VLCS. Sila mismo yung nag-detect nyan. Kaya sila mismo yung nagtatanggal sa inyo yan. Hindi sila nag-unsub. Ha? So para sa akin naman mga katangos ay ang VLCS, dahil nagawa ko nga siya ilang beses lang, siguro mga dalawang beses lang ako nagpa-VLCS, then parang na-realize ko na parang ang pangit, no? Kasi ang pag-VLCS mga katangos, dapat masipag kang mag-type.
dapat mahaba ang pasensya mo sa panonood ng mga nakakadiring video. Hindi man sa nanlalait ako, pero minsan may ganun. Kaya sila nagpa-BLCS or nagsusub-course-up ay hindi sila confident sa mga videos na ginagawa nila. Hindi nila alam, no, yung video nila para sa ibang mata, maganda. Para basta ganun, parang wala silang confidence sa paggawa ng video. Ito yung pinaka number one rule sa paggawa ng content, no? Ang pinakauna is mag-iisip ka ng pinaka yung content na parang makaka-relate yung lahat. Maraming makaka-relate sa video mo. Yun. Ito, sa video na to, actually maraming nakaka-relate kasi 'di ba tulad nga ng sinabi ko, napakarami na ng vlogger sa Pilipinas, no? At sandamakmak, no? Ewan ko kung 80% ng nag-YouTube ay nagsasub-course-up at nag-BLCS. Kapag napanood nila to, medyo buksan yung isip nyo na mali yung ginagawa nyo. Isa sa mga pinaka-rule ni YouTube is huwag kang magsasub-course-up or mag-BLCS. Hindi ko na i-explain kung bakit. Walang may tutulong yan sa'yo. Pumasok ka sa YouTube para ma-entertain ka or para maka-inspire ka ng ibang tao, diba? Pero kung yung pag-i-inspire mo ng mga tao, ini-inspire mo sila sa maling daan, putya, wag na lang. Ubalis ka na dito. Wag ka na dito. Shoot. So yun, medyo malayo-layo na yung mga pinagsasabi ko about BLCS. Pero sana meron kayo nakuhang kahit maliit na idea lang, no, sa mga nag-YouTube dyan. Huwag nyo nang ituloy kung ano yung binabalak nyo kung mag-BLCS, mag-subursabi, huwag nyo nang ituloy yan. Kasi talagang mali yan. At ang pangit niyan, guys. Meron akong mga kaibigan na hindi na review, no? Hindi inaccept ni YouTube yung channel nila kasi ang dami nilang violation. Meron diyan yung nagre-re-upload ng videos. Syempre kiniklaim yan, eh, kiniklaim yan ng may-ari. Meron nag-BLCS, nag-sub-for-sub, nagre-request ng ganito ganya. Nagre-request ng pasapak sa channel ko, pasipa sa channel ko. Ayun yung mga nagsasub-for-sub tsaka nag-BLCS dyan, no? Shoutout sa inyong lahat. Tigil-tigilan nyo na yan, yes, hindi nakakatuwa. So that's all for this vlog, mga katangos. I hope meron kayo natutunan. At para sa mga nag-BLCS, nag-sub-for-sub dyan, tigil-tigilan nyo na yan tulad ng sinabi ko. Wala kayong makukuha dyan. Hindi kayo mag-grow sa YouTube. Tandaan nyo yan. That's all for this vlog. Thank you so much sa panonood. Consumably. Comment kayo sa baba kung ano pang gusto nyo pag-usapan. So that's all for this vlog.